Pangarap ko maging babaero pero sa face at height disqualified na. Kaya ang bagsak ko, bike biyahero. Samahan nyo na lang ako sa journey ko sa pag-subscribe, like, share at pagpindot ng bell button sa aking channel, Freddy Gets It Go. Sakay na! Physical and mental fitness is healthy lifestyle. I think God must be a biker because He created trails in nature for bikers to enjoy. Say yes to sports, yes to bike, and say no to drugs. As long as I can, I will go out kicking, exploring, and gallivanting. Stop, look, and listen. Dito ako ngayon sa Devon Crossroad. Time check 7:20 PM. Papasok na sa work. Yung entrance ng aking factory, ito yung pinakalabi, yung mga kainan. Ito rin yung left wing ng factory. Ito, elevator. 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 Pero hindi ako sumasakay sa elevator. Lagi akong dumadaan sa hagdan. Papunta ng 6th floor. My factory, Hongshin Fiber Incorporation, Hongshin Sumyo, 609. Wow! Hindi maingay dito sa loob. Ibig sabihin, walang gawa. Ay nako, buwan ng November, dapat kalakasan ng meeting, pero walang gawa. 11 na makina, ni isa walang umaandar, walang nakasalang. Mag-antay na lang ng utos ng boss kung anong gagawin. Habang iniintay ang utos ng boss, magkape muna tayo. Pandesal. Korean pandesal. Ganito ang size ng paper cup dito sa Korea. Ganyan lang kaliit. And then ang tubig nila kalahati lang. Isang coffee stick. Kalahati lang ang tubig. Ganyan ang timpla nila dito. Kasi pag napuno na, matabang. Nung unang dating ko dito, yung usual na size ng mug natin dyan sa Pinas, isang mixed coffee, nilalagay ko doon. Tamang-tama lang yung timpla niya. Pero habang tumatagal, gagaya na ako sa taste ng mga Korean. Na maliit yung cup, kalahati lang ang tubig, yun ang eksaktong timpla ng kape dito. When in Rome, do what the Romans do. When in Korea, do what the Koreans do. Ito ang aking gagawin, utos ng boss.
pagkatapos nito, oh, may susunod pa. Sayang naman ang mga ito. Matatapos ko ito ng 2 oras and then uwi na. Anong gagawin sa bahay? Ewan. 3 araw na walang pasok, nakapaglinis na, nakatulog, mag-rest na lang. Magpundo ng energy, baka sakaling next week marami nang gawa. Mga bike biyahero, magbigay lang ako ng tip, baka meron pang hindi nakakaalam sa inyo tungkol sa pag-cut ng blade kung mapurol na yung blade. Diba ang blade na ito may mga guhit-guhit siya, may mga guhit-guhit siya, at kung mapurol dito sa dulo, yung dito sa likod, sa part na to, tanggalin nyo. And then ipasok dito, ipasok dyan, and then flip na ganun, tanggal na yung mapurol. Lahat ng mga cutter, meron siyang pang tanggal dun sa mapurol na part. Katulad nito, ibang klaseng cutter din. Parehas lang din, tanggalin yung tip niya. And then ito may meron siyang anong tawag dito, may part na nabutas diyan. And then ipasok yung tip ng blade. Ganon din. Tanggal na rin yung mapurol na part. So yung hindi pa nakakaalam, I hope natuto kayo doon sa kunting tips na yon, at yung maroon at yung nakakaalam na, buti sa atin at alam na natin. Month of November ngayon, dapat kalakasan na ng mga factory ng knitted na damit. Pero anong nangyari? Mahina gawa sa COVID-19 na ito. Papasok na ang winter o papasok na ang taglamig, dapat napakalakas ang mga ganitong factory. Pero as in, mahina talaga. Kung balitang nationwide ang pag-uusapan, marami rin talagang nag-close na mga factories dito sa Korea. Pero so far, dito sa banda ng Songnam City, wala pa naman akong nabalita ang nag-close na factory dahil sa COVID-19 na ito. At wala rin akong nabalita ang OFW na natanggal sa trabaho dahil humina ang kanilang factory. Ang nababalitaan ko, tuloy ang kanilang production, tuloy ang operation ng kanilang factory, pero nagbawas ang kanilang mga sadyang nim ng sahod. May 50% na binawas sa kanila, may 75% na binawas sa kanilang mga sahod. So far so good, maganda na yun kaysa tanggalin ka naman sa trabaho, di ba? Dito naman sa factory na pinapasukan ko, on and off ang operation namin. Pero noong 3 months ago, as in na 2 months na wala rin kaming pasok. Pero ang kagandahan dun, buo pa rin ang sahod na binigay ng aking sadyang nim. Speaking of sadyang nim, ang ibig sabihin ng sa is company at ang jang is chief. O kaya ang sadyang nim, ang ibig sabihin siya ang nagmamay-ari ng business. Kaya yung nagmamay-ari ng restaurant, nagmamay-ari ng bike shop, nagmamay-ari ng barbershop, ang tawag sa kanila ay sadyang nim. Kaya ang sadyang nim, pwedeng babae o kaya pwedeng lalaki. Ang factory sa Korean is huesa o kaya kungjang, yung ang karamihang alam ng mga foreigner. Ang tawag sa asawa ng sadyang nim ay samunim. Pero ang samunim, maraming ibig sabihin yan. Pwedeng samunim ang tawag sa nagmamay-ari ng business, pwedeng mayamang babae, pwedeng asawa ng pastor, pwedeng owner ng kahit anong business, plain wife, marami.
So, ang factory ko, family business lang siya, pag-aari ng Sajang Nim, Samu Nim, at meron dalawang Koreans. Pujang Nim at saka Kwajang Nim. Pujang Nim ang ibig sabihin ay senior manager ng isang factory at kailangan meron siyang 10 years experience bago siya magiging Pujang Nim. At ang Kwajang Nim naman ay manager ng isang factory at dapat meron siyang 7 years experience bago siya maipromote as Kwajang Nim. Sila yung nagtatrabaho sa pang-araw at ako naman sa panggabi. Ang tawag sa akin ay sawon o employee. Yung Korean job hierarchy, nakakalito talaga yan. Mas lalo na yung corporate business ay sakit sa ulo. Para hindi boring ang pagkakating, buksan na lang natin ang ating phone at manood ng Raffy Tulfo in action. Idol Raffy, idol ka ng mga OFW dito sa Korea. Kahit saan man ako mapunta, ikaw ang pinapanood nila. Tulong na mabawi ang kanyang minuti edad na kapatid na itinanan ng isa pong lesbian. Asan ka ngayon, Dance? Lakeview sa Tagay. Ganito, ano? Meron ka pa hanggang alas 4 na dalhin dito yung bata. Kung wala kang papamasahe, ako na mamamasahe. Pagdating mo rito, may abang sa'yo yung staff ng Rapid Tour in Action para bayarin yung pamasahe mo. So, kaya lumayas so kasi walang makain. I-address natin yung ugat ng problema. Walang pagkain. Pilihan din kayo. Mapabalik pa natin sa bahay itong kapatid nyo. Pero kung wala pa rin makain, lalayas at lalayas pa rin ito. Salamat at dinala mo rito, Dan Maiso, itong girlfriend mo. Gusto mo mag-sorry dito sa kapatid? Say sorry. Dan, gusto ko lang naman kasi sumunod kayo kasi hindi mama kasi nag-aalala ko kay mama doon. Alam niya naman kami pag ano, pag may gusto pa rin, inaano rin namin, iintindi namin. Kaya saan ako kung konsente lang ng gusto ni Julie. Luseo. May sajang nin. Alkasunda. Arasoyo. Arasoyo. Pagkasunda. Tumawag si Sajang Nim. Sabi niya, uwi na lang daw ako. Hindi ko na lang daw ikakat ito. So, uwi na! Uwi kalagayan niya! Gusto ko lang kumalaman kung ano po yung kalagayan niya. Okay, oo nga. Meron siyang skin. Hanggang sa katawan po yan, sir. Pati yung buhok po niya naglalagas na po. Sige, pa-check na sa doktor. May request po ako. Anong request mo lang? Kung pwede ko makapagawa ng CR na sa amin. Wala pong CR. Nakikita lang po sa kapit bahay. Ay, oo, pwede, pwede. Nahihihihan po nga po ako. Ma'am, okay. Nandito ako para tumulong sa mga katulad po ninyo na meron talagang pangangailangan. Itong klase ng thread na to, ang nakasulat sa label niya is 100% nylon stretch. Nai-stretch na, may kunting stretch siya. Pero hindi namin to kailangan. Kaya itapon. Kailan pa siya nagkaganito? Ang talan po. Sa ibang parte ng katawan? Oo, dito lang po. Pag ganito, mayroon siyang malar rash. Kailan pa nag-umpisa yung ganito? Matagal na po. Ilang buwan? Magtatatlong taon na po. Tatlong taon. Aside from that, wala nang ibang nangyayari sa katawan? Pag-ihi, pagdumi? Pag-ihi po. May ina-apply ka ba? Kaya nagkaganito to? Wala naman. Hindi pa siya nabuhusan ng asido o ng chemical o gumamit siya ng astringent? Wala po. Paano nag-umpisa itong kondisyon niya? Ito yung thread na iuuwi ko, padala sa Pinas at ibigay sa kapitbahay na may tailoring shop. Goodbye, dear my machine, goodbye. I am going to leave you now.
I am going to leave you now. Goodbye, dear my machine, goodbye. Ruka, Republic of Korea Army. Goodbye. Ang aking bike na ginagamit sa pagpasok sa aking trabaho. Annyeonghaseyo, Yorobon. Annyeonghaseyo, mga bike gahero. Ano ba ang ibig sabihin ng Annyeonghaseyo, Yorobon? Ang ibig sabihin nun is hello everyone. Ang Annyeong is hello, ang Yorobon is everyone. So, andito na ako sa boarding house at katatapos ko lang maligo. At ito na nga yung mga sinulid na kinuha ko sa factory. Hindi naman nakaw yun. Kasi ikakat lang naman at itatapon at sayang naman. Kaya sabi ko sa isip ko, kunin ko na lang yung iba, ipadala sa Pinas at ibigay doon sa kapitbahay na may tailoring shop. Baka kailanganin nila. So sa maliit na paraan, nakatulong ako, di ba? Pero napag-isipan ko na bago ko ilagay sa box, pag-aralan muna natin sa salitang Koreans ang mga color ng mga ito. Ang color sa Korean is sek. Ang color, ulitin ko, ang color sa Korean is sek. So, unahin natin ang pink. Ang pink ay bunhong sek. Pink bunhong sek. Alam ng mga Koreans ang pink pero hindi nila mabigkas as pink. Pag binigkas nila ito sa English is pink. Pink. Maroon chokalsek. Chokalsek. Maroon. White. May dalawang way kung paano nila sabihin ito sa kanilang salita. Pwedeng hayansek o hensek. Ulitin ko, hayansek o kaya hensek. Ito, green choroksek. Choroksek. Red palgansek. Palgansek. Red is palgansek. Gray, huesek, huesek. Brown, brown ba to? Okay. Brown is pamsek, pamsek. Purple, purple, purasek. Black, komjongsek, komjongsek. Yellow, noransek, noransek. Paransek, blue paransek. Ito dark blue, gin paransek. Ulitin ko, dark blue, gin paransek. Ang ibig sabihin ng gin is dark. Ano naman sa light sa salitang Korean? Ang light sa salitang Korean is yon, yon. Ito brown, light brown, dark brown. Yon, pamsek, chin pamsek. Pink, yon pink, dark pink, chin pink. Gray, yon huesek, chin huesek. Light gray, dark gray. Green, light green, dark green, yon choroksek, jin choroksek. So may sinulat ako dito, kunting review. Ang light is yon. Yon. At ang dark is jin. Jin. So sa aming factory, importante din na alam namin itong mga colors na ito kasi pag sinabi ng
yung mga bus doon na kunin mo itong color na ito, isa lang mo ang mga color na ito, i-rewind mo ang color na ito, at least alam namin, di ba? So i-rewind mo ang color red, sabi nila i-rewind mo ang talgan, so alam namin na red. I-rewind mo ang color na brown, pamsek. So importante din na alam namin yung salitang Koreans, ang mga color na ito. Ito, indigo is namsek. Namsek. So yun yung basic colors. Sana may natutunan kayo. At salamat sa panonood. Kamsahamnida, gumapsamnida, gumawoyo. Lahat ng mga yon ang ibig sabihin is thank you.